Noong 1993, may isang katawan ng lalaki ang natagpuan na pinagpirapiraso sa 18 bahagi nito at ang balitang ito ay kumalat sa buong Malaysia. Sa binyong ito, aalamin natin ang kwento ng infamous killer na si Mona Fandi. Pero bago natin simulan, kung bago ka pala sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Noor Masna Ismail, na mas kilala din sa pangalang Mona Fandi, ay isinilang noong January 15, 1956 sa Maykangar Feliz Federation of Malaya, na kilala ngayon bilang Malaysia. Tulad ng mga ilang tipikal na kabataan, si Mona Fandi ay nagnais na maginhawang buhay at lubos na kasikatan. Napangasawa niya si Muhammad Noor Afandi Abdul Rahman, na nagbigay pangako sa kanya na susuportahan at tutulungan siya sa kasikatang nais niya. Ito ang maging Malaysian biggest pop star. Ginamit ni Masna ang stage name na Mona Fandi at dito siya nakilala at sumikat. At sa tulong ng kanyang asawa ay nakapag-produce at nakapag-launch siya ng album na may title na Diana. Lumabas din siya sa mga kilalang TV network sa bansang Malaysia. Makalipas ang ilang taon ay lumubog ang kasikatan ni Mona Fandi. Bagay na pumilit sa mag-asawa na pasukin ang witchcraft at pagiging spiritual healer. Maraming kilalang tao ang humihingi ng tulong sa mag-asawang Mona at Afandi. Kaya nga dahil dito ay sumikat at umangat ang katayuan sa buhay ng mag-asawa. Noong early days of July 1993, humingi ng tulong kay Mona Afandi at asawa nito ang isang politician na si Datuk Maslan Idris, pahang legislative member. Gusto nitong palawakin ang kanyang political career kaya lumapit ito sa mag-asawa para humingi ng tulong. Pumayag naman ang mag-asawa. Bilang tugon, si Mona Fandi ay nagbigay ng talisman na binubuo ng tongkat at songkot. Ito ay sinasabi na dating pagmamay-ari daw umano ng dating presidente ng Malaysia na si Sukarno. Sabi ng mag-asawang Mona at Fandi, ito daw ay makakatulong kay Maslan upang maging makapangyarihan at bilang pagpapasalamat, nagbayad ng 2.5 ringgit money at 10 titulo ng lupa si Maslan. Matapos mabayaran si Mona at Afandi, pinapunta ng mag-asawa sa kanilang bahay sa Rahob Pahang si Maslan para sa isang cleansing ritual. Pagkarating ni Maslan ay agad nila itong pinahiga at pinapikit ang mga mata. At sinabi ni Mona kay Maslan na hintayin nito ang pagbagsak ng pera mula sa kinahihigaan nito. Si Joraimi, ang assistant ni Mona, ay agad na tinaga ang leeg nito. Dito nila pinaghiwa-hiwalay ang bahagi ng katawan ni Maslan sa 18 bahagi at agad na inilibing malapit sa bodega ng mag-asawang Mona at Afandi. Matapos nito ay parang walang nangyari dahil nagawa pang mag-shopping ni Mona at magparetoke. Bumili din ng mag-asawa ng Mercedes-Benz. Noong July 1993, nai-report ang pagkawala ni Maslan. Noong July 13, 1993, naaresto si Joraimi ng mga pulis dahil sa pinagbabawal na gamot. Noong pumunta ang mga pulis sa bahay ni Joraimi para mag-imbestiga, dito ay nakita nila ang videotapes at picture at mga ginupit na newspaper na may kaugnayan kay Maslan. Dahil dito ay sumailalim sa interrogation si Joraimi kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ni Maslan. Mariin na tumanggi si Joraimi sa mga katanungan ng mga pulis. Sinabi nito na kay Afandi lang siya susunod at magsasalita lamang siya kung sasabihin ito ni Afandi. Kinabukasan ay inaresto si Mona at Afandi. Dumaan sa matindi at mahabang interrogation ng mag-asawa hanggang sinabi nito kay Joraimi na ituro kung saan nakalibing ang katawan ni Maslan. Noong matagpuan ang katawan ni Maslan ay kulang na ang mga bahagi nito. May mga sabi-sabi na kinain ito ni Mona at Afandi. Nilitis si Mona, Afandi at Joraimi, ngunit kakaiba ang pinakitang ugali ni Mona. Imbis na makitaan ng pagsisisi ay pangiti-ngiti at tumatawa pa ito, nagagawa pang mag-pose sa harap ng kamera. Noong September 12, 1994, binaba ang hatol sa pamamagitan ng 7 jury sa Termer Law High Court at si Mona, Afandi at Joraimi ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng hanging. Kahit binaba ang hatol ay wala pa rin nagbago
pangiting-ngiti at tumatawa pa ito sa harap ng maraming tao. Noong November 2, si Mona, Apandi at Juraimi ay binitay. Tumatak sa mga nakasaksi ang huling salitang sinabi ni Mona Fandi. Ito ay, "Aku takkan mati." Ang ibig sabihin ay, "I will never die."